Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupulihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan'y hinahon. Pag-ibig mong alay sa akin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O langit magkarating, mawawala ng hirap.
ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang bangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Titindi ang init ng araw na walang katulad. Lahat ng nasa hula ay pawang matutupad. Nagsasabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Darating ang oras, ibubuhos ng langit ang bangkok sa lupa, punong-puno ng galit. Magdidilim ng sobra, kidlat kulog ay maririnig, at ang lahat ng natitira ay lindol ay ayanin. Sabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapabawi ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Sabi na siya'y darating upang tayo'y kunin na sa langit magkarating. Mawawala ng hirap, lungkot ay mapapawi ang aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Aking panalangin, tayong lahat ay makauwi. Isa po muling napakagandang umaga ang aming bati sa inyo, mga ginigilo ng mga taga-subaybay, samantalang muling dumarating ang ating pagsasama sa umagang ito para sa isang morning devotional. Kami po naman dito sa Hope and Love ay muling bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Tuloy na kayo'y inanyayahan sa atin pong pagsasama-sama para sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos at pagdulog sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Kaya nga po, amin pong inaasahan, sa mandako kayo naroon ngayong umaga ito, ay amin kayong makapiling at patuloy na makaulayaw sa isang layunin na patuloy na makaugnay sa ating mahal na Diyos. At narito, atin pong wini-welcome ating mga kasama dito sa platform ng Hope and Love, ang ating co-host, Pastor Juby Estrada. Good morning sa iyo, Pastor, at muli bumati ka sa ating mga taga-subaybay. Isa pong mapagpalang umaga sa inyo, mga kapatid. Kumusta po kayo? Ngayon po ay araw na po ng Huwebes. Napakabilis po ng ating panahon. Salamat po sa inyo sa nanood po ng midweek prayer meeting ng South Central Zone Conference kagabi. At tayo po ay naglingkod. Good morning po sa inyong lahat, kay Ma'am Sara Fiesta, kay Ma'am
Emma Husi, kay Ate Noemi Padalyan, at sa lahat po ng ating mga viewers, kay Ma'am Pearl De La Torre Paras. Good morning din po at sa mga maagang nag-comment ngayon. Ayan, dami po. Ma'am Vilma Singsing, Ate Beng, Iris Ruby, Ma'am Carmen, Judy Roschong, Norlina Garcia Angel, ayan, Becky Ramirez, Jaime Rala Bravo, Panoy Pabrero, Coach Leona Manalo. Hindi siguro natin maisa-isa na. Mamaya na lamang po. Si Brother Rene Sayat, good morning po. At kayo po'y aming patuloy na babatiin mamaya. Okay, good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Si Delia Imata, good morning din po. Ma'am Maricel Soriano Pascua. Pastor Porto. Yes, thank you so much, Pastor Juby. At atin ding i-welcome ang atin pong palagi ang kasama, si Brother Glenn Marso. Brother Glenn, good morning sa iyo at muli bumati ka sa ating mga taga-subay. Yes, isang magandang umaga po sa ating lahat at ang pagpapala ng langit ang patuloy nating maranasan. Isang mapagpalang umaga, Pastor Juby at Pastor Porto. Morning. Okay. Good morning sa iyo, Brother Glenn. At salamat sa iyong patuloy na pagsama sa ministry nito. At siyempre sa umagang ito, tayo nagpapasalamat. Ano? At ang ating mga dalangin ay dininig ng ating Panginoon Diyos. Ating kasama ng muli ngayon, ang ating tagpagsalin para sa kapakanan ng mga deaf. Ating welcome, Ma'am Marvie Baron. Good morning sa iyo, Ma'am, at ikay muling bumati sa ating mga taga-subaybay. Good morning po sa inyo lahat. Good morning sa lahat ng ating mga viewers. At ngayon pong umaga, sana po ay matanggap natin muli ang pagpapala ng ating Panginoon. Okay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Marvis, sa iyong muling pagsama sa ating ministry. Salamat sa Panginoong Diyos. Ikay naging maayos na sa iyong kalagayan at sana ay patuloy-tuloy na ang kalusugan ang siyang maranasan ng bawat isa atin upang patuloy tayong makapaglingkod at makasama sa ating ministeryong ito. At siyempre, higit nating pinasasalamatan ang ating Panginoong Diyos na tuwing umaga ay siya hindi nagluluwat sa pagpapadala ng kanyang lingkod na siya nagkakalinga sa atin ng kanyang mga banal na mensahe. At sa umagang ito ay siya'y muling nagpadala ng siyang maghahati ng tinapay ng buhay muli para sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Ating i-welcome ang si Brother Ferdy Polistico. Brother Ferdy, good morning sa iyo at bumati sa ating mga taga-subaybay. Opo. Good morning po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Tangin na sa inyo po, Pastor Porto, sa inyo pong mga kasamahan dyan, Pastor Sada. At nakalimutan ko pa yung dalawa, mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga viewers po, at bye-bye ng programa pong ito na Morning Devotional. Okay, maraming salamat sa Brother Ferdy sa iyong papaunlak sa panyaya ng Hope and Love Ministry. At nawa, sama-sama nating madama ang presensya ng ating mahal na Diyos samantalang ikaw ay magbabahagi ng tinapay ng buhay sa umagang ito. At ay magpapatuloy po sa pamagitan ng pambungad ng panalangin na ipapagkaloob ni Brother Glenn Marso. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan po naming Diyos, isang muling magandang umaga ang aming pagbati sa inyo. Sa aming pong pagising, isang pagpapala ang ipinagkalob sa amin. Nararapat lamang na purihin at dakilain ka namin sa Espiritu at sa katotohanan.
Yes, Lord. Sa kabila ng aming karamihan, sa aming mga pagkakasalang taglay, ikaw aming dakilang Diyos, ang patuloy na lumulupig sa kasalanan ito sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Nahugasan kami at naging karapat dapat na lumapit sa iyo. Dalangin namin sa mga sandaling ito, Ama, ang aming pong broadcast. Samahan kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kaming buksan ang puso at isipan. Maging malawak ang aming pangunawa sa mensaheng nais niyong ipaabot sa amin. Lalo tigit ang aming mga tagasubaybay saan mang panig ng mundo. Ang aming tagapagsalita, dakilang Diyos, at ang bawat refleksyon ay maging pagpapala at ikatitibay ng aming pananampalataya. Dakilang Ama, ang papuri patuloy naming binabalik sa inyo. Pinasasalamatan at dinadakila ka namin. Ito pong aming sinasampalatayanan, dinadalangin at inihiling, hindi po sa aming karapatan, kundi sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. I thought I'd see.
Ngayon pong umaga ay isa pong karangalan na maipakilala po sa ating lahat, si Brother Ferdinand M. Polistico. Siya po ay tubong taga Bansod Oriental, Mindoro. Kababayan ko po, pagkat ako ay taga Mindoro din. At ang aking may bahay ay taga Gloria, si Carol. Si Brother Ferdi po, kung madali nating tawagin, ay meron pong kakambal na ang kanya pong kakambal ay si Fernando Polistico na nasa Mindoro din at sa ngayon ay isang colporteur. Si Brother Freddy, mga kapatid, ay isa pong APMS. Ang tawag po sa kanya ay Area Publishing Ministry Supervisor ng Batangas at ang nasasakupan po niya ay 13 mga bayan. Siya po ay pinagkaluban ng very supportive na asawa, si Lemmy Polistico. Pinagkaluban sila, maraming pagpapala, 11 kids mga kapatid. At tunay na ang lingkod po ng Panginoong Umaga ay napakasigla sa gawain. Pag open ko po ng StreamYard, ay narito na agad siya ng alas 5. Sabi ko'y talagang ang kulpultor ay napakaagap at minsan hindi maunahan ng pastor. Mga minamahal kapatid, ibinibigay ko po sa inyo ang lingkod ng Panginoon na magbabahagi ng kanyang salita, si Brother Ferdinand Polistico. Brother Ferdy, sa'yo po ang panahon. Po, Pastor, salamat po ng marami sa magandang introduction. Ako po ay nagagalak na inyong maanyayahan bilang mga siwa ngayon pong morning devotional. Naulit nyo po kanina si Ma'am Ima Huti. Po ay akin ding kaibigan. Good morning, Ma'am. Kayo po ay nasa linya po ngayon. Salamat po ng marami. At kayo po ay mga kasama namin. Sa mga viewers po, kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po ng marami sa magandang pagkakataon at magandang panahon na itinutok sa atin ng Panginoon ngayon pong magandang umaga. At ngayon po ay ang ating tatalakayin ay may pamagat na gumagawang magkakasama. Ito po ay napakagandang talakayin, working together, mga kapatid. Ito po ay magandang talakayin natin ngayong umaga. At ang ating pong talata ay mababasa sa aklat ng mga gawa, kapitulo 6, ang talata ay 3. Ganito po ang wika sa wikang Tagalog. Pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabubuting pagkatao, puspos ng espiritu at ng karunungan na aming maitatalaga sa tungkuling ito. So napaganda po ng ating pong memory verse ngayon pong umaga. Ang wika po'y pumili sa inyo ng 7 lalaking may mabubuting pagkatao. Ito po ay talagang kinakailangan natin pumili ng hindi ordinaryong mga tao. May mga karunungan, puspos ng espiritu. Sa Daniel 6 at ganun din sa Daniel 2, ay laging sinasabing ang Diyos ay nagbigay ng karunungan kay Daniel sapagkat mayroon din naman po siyang karunungan. Mayroon pong puhunan. Napakasarap pakinggan, mga kapatid. Dahil po dito, ang piniling mga 7 lalaking may mabuting pagkatao at puspos ng Espiritu Santo at may karunungan ay dumami po ang mga alagad. Nakapili po sila ng magagandang mga leader
At dahil sila po yung mga may mabubuting pagkatao at mayroon pong maningas na espiritu, sila po yung naging fruitful. Sa pagdami po ng mga alagad, ay kasabay din naman pong ang kaaway ay gumagawa. At magbabangon siya ng mga himala sa mga taong sangayon sa devotional ay may inggit sa mga mananampalataya at sila po'y naghahanap ng pagkakamali sa mga Kristiyano. Ito nga po, sangayon dito ay sa pagitan ng mga Kristiyano at ng mga Hebreo, mga kapatid. Ano po ang hinahanap nila? Hinahanapan nila na ati o mano ay napapabayaan ang mga babaeng bao, mga babaeng balo na suportahan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangailangan. Mangyari mga kapatid, sa ibang mga morning devotional na mga live streaming ay binabasa po. At ito po ay hindi ko nababasahin. Ibibigay ko na lang po sa inyo yung mahalagang punto dito sa ating devotional. At yun na nga po, ang kanilang binabato at kanilang binibigyan ng sisi ay ang mga leader sa spiritual. So nagkaroon po sila ng bulong-bulungan. Nagkaroon sila ng tawag dito mga chismes. At mayroon tayong maririnig siyempre pagka may chismes ay mga negatibo ang mga dinadala nila sa mga mananampalataya. At alam naman po ninyo na kapag mayroong mga tao na mga kapatid na may nagdadala ng ganitong mga suliranin ay talaga naman hong hindi lahat ng mga nakakapakinig ay mayroong katag, mayroong tibay, mayroong lakas na matatanggap. Sa mga matured Christian lamang yan makakatatag. At yung mga may mahihina pananampalataya ay of course maiimpluwensyahan po na may mga taong may inggit dahil may bulong-bulungan. Yan po ay nangyayari sa mga may tunay na pananampalataya. Sangayon sa ating babasahin sa mga tunay na mananampalataya. Yan po'y sa pagitan ng mga Kristiyano at ng mga Hebreo. Yan. At ganun na nga po, sa kalagayan, sa sitwasyon, talaga hong dumating ang krisis sa mga alagad. At siyempre na apektuhan ang mga mananampalataya. Subalit, ayon po sa devotional, ay sila'y gumagawang magkakasama. Intact, solido. Kahit dumating yung mga bagyo ng pagsubok sa buhay, ay itong sumbong na napapabayaan ang mga babaeng balo na kinakailangan ng suporta araw-araw, lalo't na po sa panahon ngayon. Ang pandemya ay talagang lumalaganap at marami na ngayon ang mga karagdagang mga bad news na lalong lumalala ang ating sitwasyon ngayon tungkol sa ating kinaharap na pandemya. Noong last year, noong pagpasok po ng pandemya, sa departamento po ng publishing ay mayroon ding mga ilang lumabas na mga ilang negatibong bagay. Sapagkat pandemya, lockdown, inire-relate ko lamang po ito sa aming departamento, ang mga literature evangelist ay sumisigaw sa amin pong mga leader ng publishing department. At ang sabi nila ay, tulong! Tulong! Hindi na po kami makalabas. Wala kaming pang-araw-araw na pangailangan. Ano po ang programa ninyo sa amin bilang mga literature evangelist? Kayo po na mga nangangasiwa sa publishing department. Aba, eh, talagang mga kapatid, ang hinihingi nila ay amelioration. Amelioration, mga suporta, mga pangailangan araw-araw. Dahil ay nangyari din yan na tulungan sa panahon ng mga alagad na hinahanap ng mga Kristiyano. Aba, suportahan nyo ang mga babaeng balo. Kailangan nilang suporta araw-araw. Alam nyo, ang sabi ng iba, sabi niya, wala na kaming makain. Wala na kaming
pangailangan. Hindi kami mamamatay sa COVID. Mamamatay kami sa gutom. Alam niyo mga kapatid, kapag ganyan na ang dumarating sa buhay, talaga pong ang mga leader ay talagang nakiisip ng paraan kung paano susuportahan. Pero ito pong ginawa ng mga alagad, mga piniling 7 mga lalaki at nag-multiply pa, dumami pa sila at sa pagdami nila ay sumagana po ang anak lubat na apapahitunik. Dumami po ang suliranin at sa pagdami po ng suliranin ay sumisigaw ang mga lingkod ng Diyos na sila ay tulungan. Tabang, sabi sa Bisaya, tulong, suportang pinansyal ang kinakailangan para po matugunan ang pangailangan ng mga mananampalataya. Dahil dyan mga kapatid ay alam natin na talagang ito po ay negatibong bagay. Po, negatibong bagay. Salamat po na may mga lingkod ang publishing department na agad ay tumugon. So isa po yan sa bumangon sa mga alagad din noong unang panahon. Sila po ay nakarinig ng bulong-bulungan kapagkat dumating ang crisis. Ang kanilang ginawa lang, sila ay solido, magkakasama, na nagkaisa, mga kapatid. Nagkakaisa sa impluwensya ng Banal na Espiritu ayon sa ating pong devotional. Sila po'y nagkaisa. Bunga ito ng paglaganap ng Ebanghelyo, mga kapatid, ay nagkaroon ng tinatawag na fast-growing church. Lumago ang iglesia. Dumami sapagkat sila'y nagkaisa despite na may mga challenge sa buhay. May mga crisis sa buhay. Nagkaisa sila. Alam niyo po, kami mga literature evangelist, tangin na sa aming grupo at sa biyaya ng Panginoon, ay nagkasundo kami na tayo'y magkakasamang mananalangin. Magkakaisa tayo sa impluensya ng Banal na Espiritu ayon sa tala ng ating devotional. Sa impluensya ng Holy Spirit, sila po'y nagkaisa. Ang epekto po nito, fast-growing church. Lumago ang iglesia, dumami ang membro. At alam po ninyo, samantalang dumadami ang membro, mayroong higit naman pong pagdami din po ng mga pasanin ng iglesia dahil lumaki na nga po. Lumaki na ang bilang ng mga kapatid. Mga kapatid, isa sa nagawa po namin ay ang manalangin. Nagkaisa ang aming grupo at sa biyaya ng Panginoon. Despite na may pandemic, despite na may challenge sa buhay, hindi sumigaw kami sa aming mga leader na kami naman po'y gutom na. Kami po'y tulungan nyo. Hindi po kami sumigaw ng ganun. May mga pangailangan. Ang aming pong kinuntak ay ang Ama sa Kalangitan sa impluwensya ng Banal na Espiritu. Nakaabot po kami ng aming mithiin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Hindi po yan sa aming lakas. Mga kapatid, sa kabila ng mga challenge sa buhay, sa halip na i-blame natin ang ating mga leader ng iglesia, ng pangasiwaan, katulad noon na nangyari sa mga alagad ng mga unang Kristiyano, ay una tayong lumapit sa Panginoon. Maiwasan natin ang pagbulong-bulungan. Maiwasan natin ang paghati-hati sa iglesia, sa division ng church. Ano pong ginawang solusyon ng mga alagad? Sabi po, una, sila po'y magkakasama, sama-samang gumagawa. Gumagawang magkakasama. Kapag sulit po, kahit sa basketball, ma'am, alam na alam niya ni Pastor Porto, ano po, ni Pastor Estrada, mga magagaling yan sa basketball. Kapag isa lang ang gumagawa sa basketball at hindi magkakasama, nahihirapan. Nahihirapan po yung mahusay kahit isang mahusay. So, kailangan magkakasama. Pangalawa po, hindi, ang sabi po, kapag magkakasama, hindi malalagay sa panganib sa kasaganaan ng iglesia ayon sa devotional natin.
dahil sila ay magkakasama. Hindi nalagay sa panganib ang kasaganaan ng iglesia. Kasi pagka may division, isan pulled yung ties. Kapag may batong malaking mga suliranin sa pangasiwaan, inahawakan ang pananalapi, yung full support sa gawain, nahuhul. Kaya ang sabi po dito sa ating babasahin, hindi malalagay sa panganib sa kasaganaan ang ating iglesia. Bakit po? Dahil tayo po ay solido magkakasama. Ang pangatlo po, nagbalangkas sila ng mga plano, ang mga alagad, dahil dumami na ang membro, sumagana ang mga kapatid. Naglagkaroon sila ng church organization. Alam naman natin ang ating iglesia ay very organized. Mayroon tayong general conference, mayroon tayong division or SSD, mayroon tayong NPUC, mayroon tayong CPUC, at mayroon tayong SPUC. Yan po ay sa South Philippines. At mayroon din naman tayong South Central Luzon Conference, at ganun din ang lokal na iglesia. So global mission, ayon sa ating babasahin, ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay magiging pansanlibutan. Kaya po global mission. At ang mga mensahero ng cross ay hindi makakaasang magtatagumpay sa mahalagang misyong ito, malibang sila'y nagkakaisa sa tali ng pagiging Kristiyano. Wow, mga kapatid. Ito lang ang solusyon. Tayo'y nagkakaisa sa isang tali ng pagiging Kristiyano, united in Christ. Mga kapatid, bagaman may unity din sa iba, unity ng pagkakabuwag-buwag. Nagkakaisa sila para buwagin ang samahan ng ating pong iglesia. Pero mas maganda po kapag ka unity in Christ. Tayo'y nagkakaisa sa pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng tali ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ito ang maganda sa ating samahan, mga kapatid. Mayroon tayong nangangasiwa sa taas, nangangasiwa sa division, nangangasiwa sa ating union, nangangasiwa sa South Central, nangangasiwa sa ating local church. At kapag ka may mga suliranin ganito na lumalabas, bulong-bulungan, kapag ito, mga kapatid, yung general conference, yung SSD, yung union, yung local conference, yung local na iglesia, pag yan po'y magkakasama at hindi buwag-buwag, gumagawang magkakasama, napakalaking pwersa niyan, mga kapatid. Titiyakin ko sa inyo, malaking himala ang ipinibigay ng Panginoon kapag tayo'y nagkakaisa. Pero kapag divided ang iglesia, watak-watak, may paksyon ang iglesia, hindi po tayo magiging mabunga. Magiging fruitful lamang ang iglesia kapag tayo po'y gumagawang magkakasama. Working together, mga kapatid. Ito po'y apila ng ating babasahin. Sa pagkikipagkaisa lang kay Kristo, sabi, makakaasa tayo ang mga alagad ay tumanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at ng pakikipagtulungan ng mga anghel sa kalangitan sa tulong ng mga banal na ahinsyang ito. Ihaharap nila sa mundo ang nagkakaisang pagawa at magiging matagumpay laban sa kapangyarihan ng kadiliman. Wow, mga kapatid. Si Kristo lang, siya lang ang ating pag-asa. Makipagkaisa tayo sa Kanya. At kapag tayo po'y kaisa na sa Kanyang buhay, wala hong kasamaang mangyayari sa Kanyang bayan. Magiging matagumpay, mahusay ang paglaganap ng Ebanghelyo. Ngayon lang ako nakakita ng isang magandang samahan. Ang impluensya daw po ng epektong perpektong samahan, mga kapatid, ay napakaganda. Mayroon pa akong made very advanced ako, mga kapatid. Ako ay, ang aking hawak na devotional dito ay tatlo. At sa aking hawak na devotional ay meron akong ilang pangkukunin sa ibang mga salin ng devotional. Narito po, may mga salin pa. Ang sabi ay ganito,
Nararamdaman ng mga apostol ang pangailangan ng mahigpit na pagkakaisa, mga kapatid. At gumawa silang masikap hanggang sa dulo. Hindi lang sa umpisa, mga kapatid. Kasi ang tagumpay, ang tunay na pagkakaisa ay hanggang dulo. Hindi sa umpisa lang. Hindi sa yung masigla ka ngayon, pagkatapos nakikipagkaisa ka, sa bandang huli, ikaw naman hihiwalay. Hindi yun po. Ito po ang naramdaman, mahigpit na pagkikipagkaisa ang ginawa ng mga alagad. Pinayuhan ni Pablo ang mga alagad, ang mga kapatid. Ang sabi niya, mga kapatid, sa salitang ito, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang. Mga kapatid, ang ganda. Ang ganda ng salita sa isalin ng isang devotional. Magsalita lamang ng isang bagay, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang. Huwag magkaroon sa inyo ng pagkabahabahagi, kundi kayo'y magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang. Mga kapatid, napakaganda nito. Kasi kung ang samahan ay nagkakaisa, may isang salita lamang, yung relay galing sa GC, relay galing sa Union, relay galing sa South Central, relay galing patungo sa iglesia sa mga kapatid. Ang masakit, yung relay na galing dun sa higher official, tapos pagdating dun sa isa ay iba, ang dating, naku po mga kapatid, yung transfer ng salita at pag naiba na, hindi na po maganda. Yung sabi niya, naikiusap ako sa inyo, I visit you, I appeal to you, magsalita lamang kayo ng isang salita. Magsalita lamang kayo ng isang bagay at huwag magkaroon ng pagkabahabahagi. Mga kapatid, tayo po mga kapatid ay gumawang magkakasama. Huwag tayong hawak kamay. Tayo po'y magkasundo sa gawain ng Panginoon. Bunuin natin ito sapagkat ngayon ay I will go. Kinakailangan nating tumugon sa panawagan ng I will go. Ang sabi ni King Martin Luther Jr., ang sabi niya sa kanyang quotation, if you can fly, then walk. If you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Mga kapatid, kapag tayo inahihirapan na sa church organization at may mga suliranin, hindi na tayo makalipad. Umakbo tayo kung hindi tayo makalipad. Kung hindi na tayo makatakbo, lumakad tayo. Kung hindi na tayo makalakad, gapang. Alam niyo po, gusto ko sanang i-insight ang aming karanasan. Pero sa Panginoon, pagkaman may ako inyong lingkod ay may malaking suliranin sapagkat ang aking anak ay na-discovery, na-diagnose na may osteosarcoma, cancer sa buto. Ang sabi sa akin ng aking mga tagapangasiwa, pwede gawin mong busy ang iyong sarili sa paggawa. Despite na may suliranin ka sa buhay, ramdam mo hindi ka na halos makahakbang. Pero kapang, mga kapatid, sabi ni King Martin Luther Jr., sabi niya, gapang! At kung yun na talaga ang pinaka last option sa ating suliranin sa paggawa sa Panginoon, may mga hardship, may trials, may mga crisis, mga kapatid, going forward. Going forward tayo. Let's go. Ginagawin nating busy, gumawa tayong magkakasama, alang-alang sa gawain ng Panginoon. At gusto ko pong ibalik sa inyo, Pastor Estrada, Pastor Puerto, sa inyo po diyan sa studio ang atin pong panahon. Salamat po ng marami. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Ferdis, sa iyong magandang pangunguna sa ating morning devotional ngayong umaga. Tayo naman ay dadako sa ating mga refleksyon.
Mukha tang si Brother Glenn ay nawala. Ano po? Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Baka mamaya ay siya ay bumaba ang signal. Ano po? Kaya siya ay nawala. No? So, si Pastor Jobin na lamang ang ating hihilingan sa unang refleksyon. Okay, good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Purdy, sa napakagandang pagtalakay mo ng atin pong devotional, Working Together. Mga kapatid, as a church, talagang tayo po hinihikayat na tayo gumawang magkakasama. Alam po ninyo, ang pagiging member ay hindi po isang kompetisyon. Gaya sa amin, mga lingkod na pastor, meron pong mga kasamang kulpultor, meron pong mga teacher, may missionary, may layman at mga kapatid. Ang gawain po ng Panginoon ay hindi po paligsahan. It is not a competition, kundi cooperation. Isipin niyo po, letter C din yun, competition. Pero hindi po yun, cooperation, mga kapatid. Katulad nga ng binanggit ni Brother Purdy, sa basketball po, ayan, si Pastor Porto, talagang napakahusay po yan sa basketball. Bihira ko pang matalo yan. Pero nananalo po yan pagkakampi ko. Oo, kasi sa Lipa, yan, sa amin po mga workers meeting, narin din yan si Brother Purdy na kasama namin ng mga kulpultor, ay talagang pagka ang basketball nga po ay merong teamwork. Ayan. Yan po ang word of the day kasama po ng working together. Kasi mahirap po na meron lang team. Meron kayong team, may grupo, wala namang work. Yung iba naman mga kapatid, work ng work, wala namang team. Walang team. Hindi magkasama. Ano? Kagaya yan ng aming nais noon na magkaroon kami ng sasakyan, ang aming ang ideal namin ay crosswind. Kasi sa lipa, sa aming mga workers, hindi na lang din yan sa bada. Naririnig tayo yung background. Pasok yata si Brother Glenn. Brother Glenn. So, ang aming ideal noon, ano, Brother Purdy, ay magkaroon ng crosswind. Oh. Kaso hindi magpang-abot yung sasakyan crosswind. Ang nakukuha ng pastor ay cross. Puro cross lang. Puro hirap kasi nagmumotor. Ngayon, kung hindi cross, ay wind lang ang natatanggap. Kasi nga, pag motor ang sasakyan, puro hangin, paspas ng hangin. Eh sabi talagang hindi mabuo yung crosswind na yun ah. Pero ang Panginoon po ay maraming pagpapala. Yung crosswind ay nabuo na. Naging esportibo na, Pastor Porto. Salamat sa ating mga, sa Panginoon at gumagamit siya ng mga tao. So mga kapatid, ang atin pong topic na paganda, kailangan po talaga teamwork. Kasi po, kahit anong bigat ng gawain, kita niyo mga alagad, ang dami nilang naging problema. Ano po, kasi lumago na ang iglesia, nagkaroon problema, pero they are organized. Pili ko sila na nagtawag si mami mo. Atin mo nang iyan. Ayan. So, pumili ng mga pitong lalaki, ng mga diakono, at sila po'y nangasiwa. Kaya napakaganda. Naging malago, naging maunlad po ang iglesia, at talaga naman mga kapatid, kitang-kita natin. At sila'y nagkaisa, kita ninyo, sa aklat ng mga gawa, sila'y kumaing magkakasama, naghahati-hati ng tinapay, at sila po'y nag-aaral ng salita, nagpupuri. Subalit, alam niyo mga kapatid, ang isang nakita ko naging kanilang talagang sekreto ay napuspos po sila ng banal na espiritu. Kaya napakaganda mga kapatid na larawan. Ito naway makita natin sa atin pong mga kanya-kanyang lokal na iglesia. Balik sa iyo, Pastor Porto. Okay, maraming salamat sa iyo, Pastor Jove, sa iyong magandang refleksyon sa umaga ko. At bumalik si Brother Glenn.
Brother Glenn, amen. Ikaw ay nawala. So salamat, ikay nakabalik. Ano po? So meron kasi ikaw na ang magre-refleksyon. Meron kasing kapitbahay ako nagluto ng native na manok tinola ay dinala sa akin in high school. Mahirap tanggihan yan. Mahirap tanggihan po. Ay bago kapitbahay, kalilipat lang ang makalawa. Okay, napakaganda po ng lesson. Salamat, Brother Perdi, sa napakagandang pagtalakay at saka Pastor Juby. Totoo po na teamwork talagang kailangan. Kaya working together ang kailangan po natin. May kanya-kanya po tayong kakayanan. Sa kanina, sinabi nyo nga ang basketball, hindi kasi pwedeng shooter lang lahat. Hindi pwedeng forward lang lahat. Meron pong kanya-kanyang bahagi tayo, pero we work as team. We work together. Gagawa tayong sama-sama kahit iba-iba yung faction natin. Naalala ko yung isang barangay sa AUP, Pastor, kung naaalala ninyo. Yun po yung barangay nagkakaisang kalat-lat. Yung sa likod ng academy. Kung tanda nyo yan sa AUP, yun po ay nagkakaisang kalat-kalat dahil naging gwardiya ako sa AUP, kaya alam ko yung mga barangay sa loob ng AUP. Kahit na kalat-kalat yan, nagkakaisa sila. Kaya yun yung kagandahan ng working together. Tayo po ay kikilos kung ano yung talentong meron tayo, pero kikilos tayong nagkakaisa kahit iba-iba yung faction na meron tayo. Sa gawain ng Panginoon, magkakasama tayong tatapusin sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu ang gawain ito na nakaatang. Bilang isang Kristiyanong naniniwala sa isang tunay na Diyos, we work as one. We are united in the midst of diversity. Ano po? Amen. Okay, maraming maraming salamat, Brother Glenn, sa iyong ibinahagi sa umagang ito. Ano po? So, talagang kailangan po ng pagkakaisa. Sabi nga sa taga Bicol, sararo, no? Nagkakaisa. Pero tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, binabanggit dito yung teamwork, ano? Si Pastor Jovian ang teamwork ko. Alam na alam niya kung saan yung aking magandang pwesto. Nakita niya na nasa pwesto na ako, ay ibabato na niya sa akin ang bulata. Naniniwala siyang shoot yun. Ano? Kaya yun yung teamwork na sinasabi. Pero tandaan po natin, hindi mangyayari yung teamwork kung walang pagkakaisa. Ha? Kasi magsasarilinan eh. Si Pastor Porto, nasa pwesto niya, magaling yun. Eh, kaya ko rin naman to. So, sarilinan yan. So, kinakailangan nagkakaisa. O, itandaan rin naman po natin na dito sa ating devotional, hindi po natin maaatin yung pagkakaisa malibang tayo'y mayroong pakikiisa kay Kristo. Ano po? Kaya't napakahalaga po yung ating ugnayan po sa iglesia, mga minamahal na mga kapatid ko. Ha? Sapagkat na kinakailangan bahagi po tayo ng ating iglesia. No? Sapagkat pagkabahagi tayo ng ating iglesia, ibig sabihin mayroon tayong ugnayan kay Kristo sapagkat siya yung ulo ng iglesyang ito. Walang dapat isang tabi, walang dapat naitangi sapagkat ikaw man ay kalingkingan, bahagi ka niyang team na iyan. Hindi po pwedeng tapin dahilan ikaw ay kalingkingan, wala kang masyadong nagagawa. Ano? So, yung isang maliit na player sa basketball, hindi ibig sabihin, maliit naman siya, importante. Maliit man yun, pero ang galamang magdala ng bola. Yun yung kanyang ano, yun yung kanyang talagang role. So mga minamahal na mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay mayroong kagampanan na kung ating gagawin na mayroong pagkakaisa sapagkat tayo nakikisa sa ating Diyos, ang tagumpay ay hindi malayong ating maranasan, mga minamahal na mga kapatid ko. At ang talagang tatali sa atin ng pagkakaisa, walang iba po kundi ang ating mahal na Diyos. Sa ating sarili, hindi po natin ito magagawa, mga minamahal na mga kapatid ko. Malibang po tayo lalapit sa ating mahal na Diyos. Samantalang tayo lumalapit sa ating mahal na Diyos, nakikita nyo, magkakaroon din ng paglapit tayo sa isa't isa, mga minahal na mga kapatid ko. So, atin pong ibabalik sa atin pong tagapagsalita para sa kanyang concluding part. Okay, Sir, salamat po ng marami. Ang may tapat akong napuna dito bago po ako mag-conclude.
Nabanggit po dito yung inggit. Inggit. Delikado ito yung inggit sa ating pakikipagkaisa para hindi mabuwang pagkakaisa ay may yung mga inggit, yung faksyon. Sabi ni Plato, the worst of all deception is self-deception. Yung mga kalaban ni Daniel na inggit at gusto si Daniel ihagi sa yungib ng leon. Pero nabaliktad ang pangyayari. Sila ang naihagi sapagkat iniligtas ng Diyos si Daniel sa yungib ng leon, sa inggit nila kay Daniel. Kaya mga kapatid, delikado yung inggit. Tanggalin po natin yung inggit sa kanino man. Sabi ni Pastor Joby, ito'y hindi paligsahan. Hindi paligsahan. Kundi cooperation. Ano po? Cooperation. Tayo po yung mga pagkaisa. Kinakailangan po natin na sa pakikipagkaisa kay Kristo, makipag-isa po tayo sa ating mga tagapangasiwa, sa ating pong mga administrator, sa ating pong mga pastor, sa mga direktor, sa ating pong mga superior, magpailalim po tayo. Sapagkat kapag kinilala po natin sila, ang tagumpay ay ipagkakaloob nila sa atin. Huwag nating samahan ang anumang komusyon sa loob ng iglesia. Huwag nating samahan ang anumang hindi pagkakaisa. Sumama po tayo sa gawain ng Panginoon. I will go. We will go, mga kapatid. We will go po tayo despite na may COVID. Ang sabi ng mundo, sa bahay ka lang. May lockdown na naman ngayon. Pero ang sabi ng ating pangasiwaan, I will go. Baliktad ang gusto ng mundo. Pigilan ka sa paggawa. Pero ang ating organisasyon, ang sabi tayo'y humayo. Humayo tayo na magkakasama. Gumawa po tayong magkakasama. At pagka tayo gumagawang magkakasama, merakulo ng Panginoon ang kasunod. Kung nyo pong tingnan, balikan, ang Mateo 28:19-20. Ang sabi niya, humayo, gawing mga alagad at lahat ng mga bansa. At inyong silang bautismo ang pangalan ng Ama. Mga kapatid, yung kasunod ng go, yung salitang, yung word na go, humayo kayo, ang kasunod na po'y reward. Ang sabi po sa 20, ako'y isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kapag may salitang go, magkakasama kayo, ang kasunod na po'y mirakulo na igagawa ng Panginoon. At magagawa lamang po natin yan sa pakikipagkaisa kay Kristo, sa tali ng pag-ibig ng ating Panginoong Isos. Lahat may murong gagawin ang Diyos na mirakulo. Bawat araw sa ating buhay, mirakulo. Bawat minuto sa ating buhay, mirakulo. Kung tayo po'y magkakasama, gumagawa sa pag-ibig ni Hesus Kristo. Salamat po ang marami. Amen. Okay, maraming salamat, Father Ferdinand, sa napakagandang morning devotional na ating pinagsaluhan sa umagang ito. Ano po? Tayo na may dadako sa ating mga reflection, buhat sa ating comment section. Pastor Joby? Yes po. Marami pong nag-comment ngayon. Akin pong hinahanap kasi may mga nag-comment dito sa bandang unahan. Hopefully po ay makita ko na agad. Ayan, napasubra yata naman ako. So, salamat po. Masisigla ang ating mga viewers. Ay, ito. Si Ma'am Lenny Cartagena, dyan sa Thailand. Sabi niya, salamat po sa verse ng Acts 6:3. Kung gusto po natin na maging smart na tao, we must possess the quality, good reputation, full of the Holy Spirit and full of wisdom. Ito po ang nais ng Diyos na maging tayo. Practice one day at a time and God will help us focus and know our goal and our boundaries. Salamat po, Ma'am Lenny. Si Brother Manalo Josenito, yan, i-invite natin mag-speaker din. Sabi niya, together we stand, divided we fall. Yan, yung mas lagi niyang kasabihan, ano? Okay. Si Jonathan Flores, Josefina Flores. God bless everyone. Maraming salamat po sa magandang mensahe. Ito tayo. Ayan, ito. Brother Purdy. Po.
At pabasa po ito, mababasa mo itong ating kaibigan, ito'y ating donor, si Ma'am Emma Husi. Hello Ma'am Emma. Nabati ka, pabasa po yan kanyang sinasabi. Baka hindi mabasa at naka-cellphone. Pwede, pwede, nababasa mo yun, yung nasa screen, yung kanyang sinabi. Opo, na medyo maliliit po pero nababasa. Maliliit po. Hindi kaya sa cellphone. Maliit yan, maliit sa cellphone. Ah, sige, ako na pong babasa. Okay, nabasa na po. Nabasa na. Po. Ayan, so. Po, pero yan, sabi niya, salamat po sa magandang mensahe. Huwag pong paapekto sa mga gossip. Stay strong in faith. Bayaan nating ang maghari sa ating buhay ay ang Panginoon. Yan, salamat Ma'am Emma. At salamat po sa iyong malaking puso para po sa gawain ng Hope and Love Media Ministry. At yan, Brother Ferdy, ikaw ay kanyang binabati. Ano? Yan, so si Ma'am Saida, Brother Glenn, babasa po itong kay Ma'am Saida. Sabi po ni Ma'am Saida De Leon, Amen. Walk and work together with unity and cooperation in the name of Jesus. Amen. Amen. So marami po nag-appreciate sa magandang mensahe. Si Ronaldet Lado. Team, siguro teamwork ito. Teamwork and hard work for Christ. Maganda yun, may hard work pa. Ano? Okay, salamat po. Ayan. Pastor Porto, pabasa itong kay Ma'am Vilma Manalo. Ganito po naman ang sabi ni Madam Vilma Manalo. Ano po? Good morning kahit po sa family at may kompetensya ay hindi maganda. Ang nagiging bunga, gulo ang resulta. Sadya po. Maraming salamat po, Madam. Hindi lamang po sa church natin, maging sa ating mga kanya-kanyang pamilya, talaga pong may ganyan. Okay, si Ma'am Lenny Toriaga Mallorca, ba, binabati ang ating speaker. Galing na, friend ko yan. Oo, mga taga San Jose. Kilala natin yan, si Ma'am Lenny. Brother Levy Mallorca. Good morning, Mr. Lenny. Good morning po, ayan. Sabi ni Ma'am Lenny Cartagena, ang buhay po natin sa mundo ay puno ng pag-aaral. Aralin po natin kung paano po tayo magiging the way we like to be. Iwasan po natin ang tumingin sa achievement ng iba at ikumpara ang sarili. Lahat po ay may special talent na need sa nagtatapos na gawain ng Panginoon. Si Ma'am Marvi, mababasa niyo ba ma'am? Ang gamit niyo po ba'y cellphone? O... Tula ito, friend. Tula. Natula. Tula ay si Brother Glenn. Tulaga ito, mami. Sabi po yun. Tula. Ang pagkakaisa ay may dalawang bahagi. Sa pagtatagumpay o pagkaduhagi. Tanging ang Panginoon ang makakagapi sa masasamanghitan ng nakakarami. Ating tatandaan di sa lahat ng panahon, ang nakakarami ang may mabuting layon. Dahil kung minsan sumasama na lang sa alon, ngunit sa puso niya ay may bumubulong. Sa uling araw doon malalaman sapagkat ang Diyos ang may huling kapasyahan. Pagkakabaha bahagi ay mawawakasan. Ang mangingibabaw ay katotohanan. Ang galing ni Pastor, alam na tula yun. Ang galing, ano? Talagang impromptu po yan. Natula ni Ma'am Carmen. Aba, nakadalwa na yan kahapon. Meron din yan pong tula. Napansin mo yung taludtod at saka yung rhyme. Mm-hmm. Ang galing. Ayan. So, hindi ko alam kung si Ma'am Merby ang gamit yata yung cellphone na noon. Nahihirapan siguro siyang bumasa. Pastor Porto, kayo na po. Okay, ganito po namang sabi ni Ate Rot Mingito. Amin po, tunay po na pagsama-sama ay maganda ang nagiging resulta ng ating gawain. Tulad na lang po dito sa aking kinaroroonan, napakahirap mag-spread ng salita ng Diyos. Subalit gumagawa ng paraan ang Panginoon. Kaya kami,
at nakakapagdalaw sa hospital dito. Napakasaya po nila sa pakikinig ng ating mga awitin at maikling mensahe. Okay, salamat po Ate Rod sa iyong ibinahagi sa umagang ito. Oh, may paglilingkod, ano, kahit sabihin mahirap, nakagagawa po ng paraan. Ayan, good morning June Foster. She said, thank God I'm saved. Amen for that, June Foster. Ang aming ninang, very supportive na ninang ito, Amelia Hernandez at si Ninong Vic, dyan sa Kalapan, sa Bako. Good morning. Nabibless ako ng hope and morning devotional. Program, always pray for our family. God bless us all. Yes po, Ninang Meli at okay, Ninong Vic. Ninang. Morning po. God bless po sa inyo. Pastor Porto, pabasa po ito kay Sister Paz Ramirez. Oh, ganito po naman ang sabi ni Ate Pasing Ramirez. Maganda pong alalahanin ang kasaysayan ng gawain at devosyon ng naunang iglesia sapagkat nakita natin kung paano sila gumawa ng may pagkakaisa palibasa ay pinangunahan ng banal na espiritu. Ang lahat ng uri ng gawain ay naitalaga sa na mahusay na kalagayan nito kahit sa pinakamaliit na kakayahan ng kaanib. Idalangin natin na maipagpatuloy natin ito tayong nasa huling kapanahunang panahon. Maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you so much Ate Paz sa iyong ibinahagi sa umagang ito. Thank you po. At si Brother June Reyes, kahit kailan hindi nananalo ang isang team ng basketball na kanya-kanya ang work, buayahan, kumbaga, sana hindi ganyan sa iglesia. Salamat po. Amen. Okay, si Brother Ferdy, sana pabasahin natin kaso maliit yata ang maliit sa screen. Ano? Sabi ni Ma'am Emma Husi, best example ng teamwork ay sa pamilya ni Brother Ferdy. Pagkaman 11 ang anak niya, ay maayos niya itong napapangasiwaan. How much more ang grupos niya sa LE, yung Literature Evangelist? Basta't kasama si Kristo at paghahari sa puso natin ay pag-ibig. Magiging maganda ang samahan at magiging payapa ang buhay. Thank you po. Ang galing, ano? Salamat po, Ma'am Emma Husi. Napakahusay po ng inyong refleksyon at talagang sa buhay ni Brother Ferdy. Totoo po yon. Okay? At ipakita itong ating mga viewers. Okay, ayan. Si Ma'am Pearl De La Torre Paras. Brother Glenn, pabasa po ito. Yan, nakapartner ko pong magdalaw yan sa liliw, si Ate Pearl. Sabi niya, amen. Maganda po talaga at masaya pag sama-sama sa gawain ng Panginoon at di tumatanggi pag binigyang obligasyon sa church. Tama po, yan ay walang katanggi-tanggi. Talagang kahit nakatanghali ang tapat, nagdadalaw kami niyan. Ayan, kaya kahit nasa Japan, tuloy-tuloy yan. At yan, mga, yun ang ating mga supporter ng ating Hope and Love, star sender natin. Thank you very much po. At si Ate Noemi Padalyan, ang sabi niya, the love of Christ, the love of our brethren will testify to the world that we have been with Jesus and learned of Him. Thank you sa message po. Salamat din po Ate Noemi. Yan, isa din sa ating mga donor ito. Tagalukban, salamat po sa inyong pagmamahal sa Hope and Love. Ma'am Pearl, sige tula, Brother Glenn. Aba, pinatutula ka, Brother Glenn. Si Ma'am Pearl. Nakatula na po. Nakatula na po at may tula si Ma'am Carmen. Tuloy-tuloy po tayo. Marami pang nagre-reflect. Pastor Porto. Tabasi okay, ganito naman ang sabi ni Nicole Bisonia. Pastor, bakit po ganon pag umaawit ng I Will Go, napakaalab ng kanilang puso pag po kami ay nagmi-meeting sumasang-ayon sa napag-uusapan.
Malimit po namin na papag-usapan ang pagsimba ng tama sa oras. Lahat po sila ay sumasang-ayon. Subalit, hindi po lahat ay tumutupad. Ano po yon? Sako po ba yon ng pagiging mapag paimbabaw o ipokrito at aariin po bang kasalanan niyan sa Panginoon kung hindi nila ito tinatalima? Ngayon. Hugot yung tanong ni Sister Nicole, ah. Siyempre, Sister Nicole kasi Sister Nicole kasi ay isang bagong bautismo. Siyempre, medyo hindi na niya maintindihan bakit gayon nga napapakinggan niya na pag-uusapan na i-announce ganitong oras ay tayo ay dapat na sa church na, pero nakikita niya walang katuparan pa rin. So, na lumalabas na hindi totoo sa pakikipag-usap ang isang kaanib, mga minamahal na mga kapatid ko. Ano po? So, nakakapagpahina siguro ito sa kanya, mga minamahal na mga kapatid ko. Pero ang masasabi kayo sa iyo, Sister Nicole, ay bahagi ng ating iglesia yung kahinaan. Talagang ang bawat kaanib ay may kanya-kanyang kahinaan. Sana'y huwag mong maituon yung iyong kaisipan, yung iyong mata doon sa mga kahinaan na yun, mga kapatid. Kasi hindi mo talaga yan ma-100% na bagamat mayroong pinagkasunduan, ay mayroong masasabi mong 100% ay magkakaroon ng katuparan. Ano? Basta't ang iyong palagi ang itingin yung iyong matay kay Kristo. Kasi si Kristo lamang ang walang kapintasan. Ano? Kasi pag kaya nang tiningnan mo, baka mamaya ay magpahina sa iyo. At yan ay maging dahilan upang ikaw ay mandupaypay. Ano? Ay huwag sana mangyari yan. Bagkus itingin mo kay Kristo sapagkat siya lamang ang matuwid, siya lamang ang sakdal na siyang magpapatibay din sa iyo. At yung mga ganyan ay huwag magsilbing kahinaan sa iyo, kundi lalo kang mahamon na ikay magpatuloy, at kung nakikita mong yun ang marapat mong gawin, ay ikay magpakasigla at tumupad sa tamang oras, magsilbi kang halimbawa sa kanila. E di makikita nila, aba, buti pa yung si Nicole, bagong bautismo. Pero talagang maaga siya. Ano? Tutulungan natin iyang mga kapatid na iyan na mayroon silang kahinaan para isakabuhayan yung mga napag-uusapan sa loob ng iglesia. So yun ang dapat nating gawin, Sister Nicole. Okay, Pastor Joby? Salamat, Pastor Porto, sa iyong paliwanag kay Sister Nicole. Sabi ni Elina Daray, Pastor, kailangan talaga na tayo magkakaisa kung tayo manampalataya sa Panginoon. Father Glenn, pabasa po itong kay Ma'am Carmen Galang, Alemanya. Sabi po ni Sister Carmen Alemanya, tama po, kahit saan po sa tahanan, trabaho, iglesia at maging sa pamahalaan, kung walang pagkakaisa, wala pong pagtatagumpay. Sabi nga sa Awit 133 verse 1, narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay sa pagkakaisa. Amen. Amen. Thank you po, Ma'am Carmen. Si Ate Biji Cueto, masarap gumawa kung nagkakaisa, mabunga at masaya ang ating iglesia. Sa Chaong, ito po yan sa Quezon, na aking kinabibilangan, ang pagtutulungan ay nararamdaman. May nananalangin, may nagbibigay kahit na mahirap, yaring ating buhay. Basta sama-sama at nagkakaisa at ang Panginoon ay ating kasama. Gandang umaga po. Amen. Salamat po, Ate DJ Cueto. Yan po isa nating member ng Chaong at nasa NPUC po nagtatrabaho. Kahit po siya busy, talagang siya po ay nakikisa sa gawain at nagbubunga ang kanilang mga paglilito. Yan. Atin muna ang iyo. So si Ma'am Carmen, ang sabi niya, ang pagkakaisa ay nagbubunga ng kalakasan. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Brother Glenn, pabasa po itong kay Iris Ruby Ramilo. Sabi po ni Sister Iris Ruby Ramilo, masaya pong gumawa ng sama-sama at may pagkakaisa sa gawain ng Panginoon. Lalong nabubuo ang magandang samahan ng bawat miyembro
mapatahanan man ito, komunidad, lalo tigit sa ating church, patuloy po nating hingin ang guide ng Banal na Espiritu upang manahan sa ating puso. God bless po sa ating lahat. Okay, salamat po, Ma'am Irish. Si Ma'am Norlina Garcia Angel na nagbabalik dito sa Pilipinas. Sabi niya, oneness and peace in Christ observing was testified. For Christ Himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people. When His own body on the cross, He broke down the wall of hostility that separated us. Ang ganda, thank you po, Ma'am Norlina. Si Ate Bing naman, sabi niya, pag nagkakaisa po, hindi madaling mabuwag, lalo na po sa gawain ng iglesia. Dagdagan pa po ng bigkis ng pag-ibig ng Diyos. Siguradong matibay. Salamat po sa Panginoon dahil ang Chaong Seventh-day Adventist Church ay nagkakaisa pag may gawain sa iglesia. Amen. Salamat, Ate Bing. Okay, si Jasmine Reyes, Brother June, binahagi ang unang Korinto 12:22 sa katunayan, ang mga bahaging parang mahina ang siya pangang kailangan. Yes po, totoo po yan. Ma'am Presi Mercado, good evening po, Pastor. Yan sa US. Ayan, sa pagaling po kayo, yes, ma'am. Brother Glenn, yes. Ah, yan, batiin mo, Brother Freddy. Si Ma'am Presi Mercado, ating kasamahan dyan sa Buranga City, nasa US din. Okay, Brother Glenn, pabasa po itong kay Mira Soldayo. Ayres. Yan, sabi po ni Ate Mira Sol, regards kay Kuya Hope at kay Gamgam. Amen po. We have individual conviction and burden is an ano ka? Ah, unawain na burden. Lang po. Unawain na lang po at patuloy na promotion ng mga leaders. Good day, amen. Be always blessed by our Creator. Tama po. So, unawain na nga lang at may iba't ibang conviction, ano? May mga papasanin. Thank you po, Marie Galliano. Salamat po, ma'am, sa inyong palagi ang panunood. Okay, so far, yun po ang ating mga reflection ng ating pong mga viewers. At salamat po sa inyong masiglang pakiki-reflect. Ano po? Mga prayer request na po tayo. At nariyan nga, inilagay na ng ating ni Ma'am Nori ang mga panalangin. Ayan, kagaya ni Ma'am Carmen Galang Alemania, patuloy pong isama sa panalangin ng injury ng aking asawa. Ang ama ng aming kapatiran na operahan na way maging matagumpay lahat ng may pakiramdam. Si Ma'am Carmen, meron yatang tula. Yan, tutulain ko na ito. Lalaksan ko ng loob ko. Sa iyo, Sis Nicole, tumingin ko lamang ay sa Panginoon. Madadapa kapag lumingon, palingon-lingon, diretso ang lakad upang di masilam. Ang Panginoon ang nasa unahan, marami ng kaluluwa ang nangangaligaw. Dahil sa pagtingin sa mga kapatiran, huwag mang hihina, huwag kang bibitaw, nasa tamang daan ka, may kasiguraduhan. Ayon. Thank you very much, Ma'am Carmen. Talagang impromptu itong kanyang mga pagtutula. Ay, talagang sana all magaling magtutula. Ay, enhance ang talento. Oo. Dito lang. Nagagamit dito ang talento ni Ma'am. Nagamit. Sana'y mapublish ito sa mga glimpse. Ano? O kaya doon sa MISPA. Okay. So, meron po. Ayun, nariyan na. Pahabol na lang siguro yung iba. Tayo dadako na po, Pastor Porto. Okay na ba? Tayo sa mga panalangin. Pasasalamat. Okay, kasi sige. Ano na tayo. At dito ay lumalakas ang ulan, kaya medyo umiingay. Ah, kaya pala. Thank you. Bakit maagas-as dyan? At si Mama Marvin naman ay humihina ang kanyang internet. Sige po, tayo ay dadako na mga kapatid sa ating closing prayer. Pangungunahan tayo ni Brother Ferdy at ako naman po ang mananalangin sa mga prayer request po at mga pasasalamat. Okay? Brother Freddy, pwede na po kayong manalangin. Closing prayer po, Pastor. Closing.
Apo, closing okay, prayer na po. Tayo po yung manalangin. Panginoon, napakarami pong salamat sa isang magandang problehiyo na muli maging inyong mga tinig sa aming maraming mga kapatid sa programa po ito ng Hope in Love Devotional. Umitin niyo pong patuloy ang inyong mga lingkod, muna Pastor Porto, Pastor Yobi Estrada, Brother Glenn, at ang kanilang mga kasamahan. Panginoon, humihingi sa inyo ng tibay at lakas na kami makapagpaisa sa inyo samantalang kami magkakasamang gumagawa ng inyong banal na gawain. Pangunahan niyo po kami ng inyong Santong Espiritu at kami huwag mahiwalay sa inyo. Mabuhay kami sa inyong kagustuhan at dinikit sa lahat sa kabanalan. Salamat Ama sa inyong pagtugon sa aming panalangin sa banal na pangalan ng aming Jesus. Dakilang Diyos, patuloy po kami lumalapit sa inyo. Aming dinadalangin, Ama, ang former student ni Beth Opel Macasero na si Angelo Papina na meron pong kahirapang huminga. Sa iyo pong pangalan, aming pong idinadalangin na nawa po'y gumaling na siya at lumuwag na po ang kanyang paghinga. Amin din pong idinadalangin si Ma'am Zeni Manad Mendoza sa kanya pong second dose ng vaccine bukas po, August 6. Aming dalangin, Panginoon, na naway maging malakas ang kanyang pangatawan. Dalangin din namin, Panginoon, ang kailangan ni Sister Helen Peñamora, ang kanyang mga anak ay nalilibang sa mga bagay ng sanlibutan. Panginoon, naway inyo po silang sawayin at manumbalik po ang kanilang kasiglahan. At ma-focus po sa paglilingkod sa inyo at sa pananampalataya. Dalangin din namin, Panginoon, na kailangan ni Ma'am Elina Daray para po sa kanyang mga anak na magpapabakuna ngayon. Sana nga po'y wala silang mararamdaman o walang masamang epekto. Kina Johnny Boy, Charlene, at si Joe, si Helen, at si Michelle. Panginoon, inyong ingatan ang aming mga kapatid ito, ang Daray family. Dalangin din po namin, Panginoon, na kailangan ni Ma'am Maria Lloyd na maghirang ang mga pamilya po ng Dabu, La Rosa, Flores, Rivera, na ako'y maging maayos na kailang kalagayan at ang lahat ng mga nag-positive sa COVID ay sana po'y maging okay na sila. Patuloy po namin idinadalangin sa prayer ang kalusugan ni Brother Nelson Ganyola at maging sakalang pinansya ng pangilangan. Yan din po si Elaine, kanyang anak. Sana po'y makapagtrabaho na sa ina-applyan niyang paaralan. Dalangin din namin, Panginoon, kailingan ni Ma'am Pilisi Matunguhan from Mahayhay Laguna ang kanya pong schedule ng pagpapabakuna sa araw na ito. Sana po'y walang maging masamang side effects sa kanya at maging maayos po ang kanyang kalusugan. Tuloy namin dinadalangin ang anak po ni Ma'am Ruth Mingueto na si Melanie sa kanya pong karamdaman. Panginoon, paggalingin na po siya at sana po'y wala nang maging hindi na po siya maoperahan. Amin din dalangin, Panginoon, ang kanyang tingnan ni Nanay Plomeng Flores para po sa kanyang apo na operahan may bukul sa tiyan. Sana po, Panginoon, maging matagumpay ang operasyon. Ganon din ang dalangin ni Ma'am Vilma Manalo para po sa kanyang kapatid na si Esther Melanie Villarreal, asawa po ni Brother Alex. Panginoon, patuloy po ng magkagalingan. Ganon din kay Bernard Masangkay na meron pong angiogram sa medical Medical City. Sana po'y magkaroon po ng magandang resulta at ang tagalingan po ang inyong ipagkalob sa kanila. Amin din dinadalangin, Panginoon, ang kailingan ni Mary Ann Aki para po sa pagpapagaling sa anak niya na si Jim at kay Blenda Villanueva na sana po'y maging okay sila. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming mga ninong-ninang, Ninong Vic at Ninang Melly dyan sa Bako. Tuloy pong bigyan sila ng mabuting kalusugan at ilayo sa anumang mga kasakunaan lalo sa mga pagbaha. Aming mga ninong pa sa Kalapan, Pastor Porto. Pagpalain niyo po aming mga ninong dyan sa Oriental Mindoro. Aming ding dalangin, Panginoon, ang kailangan ng Nanay Lydia sa panalangin para kay Resi Iluna at si Milka na sumasakit po ang kalantian. Sana po ang kagalingan ang sumakanila.
amin din ipinapanalangin, Panginoon, ang kahilingan ni Sister Paz Ramirez na nawa po, Panginoon, ay maging matibay ang bawat isa sapagkat nabubuhay na po kami sa huling kapanahonan. Amin din dalangin, Panginoon, kahilingan ni Ma'am Carmen Galang, Alemania, para po sa injury ng kanyang asawa. Panginoon, sana po inyo na itong pagalingin. At yun din ang ama ng kanilang kapatiran na naoperahan, nawa po yung maging matagumpay po at gumaling sila sa lahat ng kanilang karamdaman. Panginoon, amin din dalangin ang kahilingan na ni Iris Ruby para po sa Dabo family, family ni Brother Rudy Patal at Flores family, nawa po yung kagalingan po ang suma kanila. Ganun din, Panginoon, ang panalangin ni Ma'am Elsie Mendoza para po sa kanyang apo na tuloy na po sana ang pagaling. Ganun din po ang kahilingan ni Ma'am Pearl de la Torre Paras, ika-77th birthday sa atin Mary, na matagal na rin po nasa balik ng karamdaman. Sana po ipagalingin siya, lalo tigit sa kanyang karawan ngayon. Bigyan po siya pa ng mabuting kalusugan at mahaba pang buhay. Dalangin din namin, Panginoon, tatlong kapatid na nagkaroon ng karamdaman, sana po hipuin ng mapagpalang kamay ng Panginoon kanyang karamdaman at sana po ipumuti na kanyang karamdaman. At ito po yung kahilingan ni Alicia Rulioda Villanueva. Amin ding, Panginoong, idinadalangin ngayong umaga, Panginoon, ang mga may mga naulila, ang Sister Mayet de Atunggay, patuloy po nawang siya inyong aliwin. At ganoon din ang aming mga kapatid, kaibigan, na mga naulila, na iwan na kalamal sa buhay, Panginoon, nawa po'y ang kaaliwan o suma kanila. At special po namin prayer ngayong umaga, Panginoon, ang anak ni Brother Freddy, si Clark Daniel Polistico, sa matindi po niya ang karamdaman, Panginoon. Tanging ka sa inyo po kami, Panginoon, umaasa. Kayo po ang dakilang manggagamot sa lahat, Panginoon. Nawa po, Panginoon, in Jesus' name, you are the great healer of God. Sa inyo po namin, Panginoon, hinihiling ang lahat ng ito na nawa po'y loobin ninyo na gumaling siya. Maghimala po kayo, Panginoon. Ipagtalong po kay Daniel ang kagalingan at siya po'y makakasurvive sapagkat siya po'y isang kabataan napakabait. At meron pong magandang pinabukasan. Pagpalakay niyo po ang Polistico family, ang kanilang paglilingkod bilang konsultor at leader APMS. Nawa po pagpalain ang pamilya at ganoon din ang mga konsultor under ng South Central ng NPUC, maging sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Sila po'y aming mga katuwang sa gawain. Salamat po sa kanilang kasigasigan. Salamat sa kanilang pagtatalaga. Kami po'y pumupugay sa lahat po ng mga literature evangelist. Pagpalain niyo po sila, magkaroon ng maraming mga customer, lalo't ngayon na meron namang mga lockdown, hindi sila marahil makalalabas. O Panginoon, sila po'y inyong tutulungan at nawa, Panginoon, makasusumpong ng mga pagpapala sa tuwi-tuwi na. Panginoon, kung meron mang mga kahilingan na maaring hindi namin nabanggit, Panginoon, nawa inyong dinggin. Pagtalo pa mga kahilingan ito na aming mga kapatid na maaring hindi nila na-comment. Subalit meron silang mga pasasalamat sa inyo, mga pagpapala, mga pagaling sa karamdaman o anumang mga suliranin. Panginoon, alam namin na ito'y batid ninyo at inyo pong diringgin ang pagkakaloob sa tama. Ano? Pagpalain din, Panginoon, ang aming mga donor, supporter, mga aming pong mga nagkakaloob para po sa Hope and Love. Pagpalain sila, Ama, ang kanilang mga pangailangan ipagkaloob, siksik, liglig at umaapaw. At umaasa kami, Panginoon, na lagi kaming mahanda sa iyong malapit ng pagbabalik. Ama, amin na pong kiniklaim ang inyong mga pagpapala, ang inyong kasagutan sa aming mga dalangin, ang inyong pong banal na kalooban na masunod, hindi po ang sa amin. Maraming marami pong salamat. Ito po aming dalangin, alang-alang pong lahat, sa pangalan ng aming tagapagligtas at dakilang manggagamot na si Jesus. Amen. Amen.
Okay, maraming salamat po, Brother Ferdy at Pastor Jube, sa inyong panguna sa ating panalangin sa umagang ito. At tayo dadako na sa ating mga pagbati, Pastor Jube. Wala na yata tayong oras. Wala tayong oras. Binabati natin yan si Kapitan Ronald Oñate. Thank you for watching po. At amin na po, Edu General, ang lahat po ng pagbati sapagkat 7:30 na po. Aba, si Ma'am Marby pala ay narito. Ayan, bumalik si Ma'am. Okay, thank you very much po kay aming binabati. Good morning at happy, happy birthday po sa ating Ma'am Pearl. Para 77. Talagang kayo po'y pagaling, Ma'am. At kayo'y magkaroon ng marami pang mga kaarawan. Yan, thank you po, mga kapatid. Okay, maraming salamat sa iyo, Pastor Jube, sa iyong muling pagbibigay ng pagkakataon na mabati ang ating mga taga-subaybay sa umagang ito. At sapagkat wala na po tayong panahon, ang aking bibigyan po ng parting words ay si Ma'am Marvie. Ma'am Marvie, ikaw ay mamaalam na at mayroon ka pang babatiin at mga pahiwatig. Parang ang hirap nung mamamaalam na. Magpaalam mo na, paalam. Ma'am, parting words mo lamang po. Tol, live na ako, live na. Thank you po. Magparting words ka muna. Brother Ferdy na muna. Brother Ferdy, kayo na mag... Paalam ka muna. Live na po. Salamat po marami sa mga viewers. Ano po natin ang Hope in Love. Thank you po at God bless you all. Salamat po. Thank you, Brother Ferdy. Okay, thank you so much sa iyo, Brother Ferdy. At sana ay magkaroon ka muli ng pagkakataon na makapag-speaker muli dito sa Hope in Love. Thank you so much sa iyong inihatid na mensahe. Sabay na po, mahina po ang net ko. Okay, bye-bye. Thank you so much, Madam Marvie. Okay, so mga minamahal mga kapatid at ating mga taga-subaybay sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Bye-bye po, salamat ng viewers. Thank you po sa inyo lahat. Okay, bye-bye ma'am. Thank you so much sa iyong pagsali uli. So kami po ay patuloy nagpapanyay sa inyo, maginigilo ng mga taga-subaybay sa araw ng bukas. Huwag po kayong mawawala sa ganito ring oras. Ay amin po kayong makasama sa patuloy po natin pakikinig ng kanyang banal na salita at patuloy na pagdulog sa kanya ng sa pamagitan ng panalangin. Narito po muli ang Hope and Love ay namamaalam at nagsasabi sa inyo, ang Diyos ang siyang ating makapiling sa bawat yugto ng ating buhay. Bye-bye na po at God bless po sa ating lahat. Unahin na po ang net ko, pasensya na. Opo, God bless po. Okay, I thought I
Believe me, it's true, my lover.